Okay, ladies and gentlemen, ngayong episode na ito ay ating pag-uusapan kung ano ang ating pakinabang sa lumang hard disk na galing sa ating laptop matapos tayong mag-upgrade sa SSD. Alright, so marami pong mga nag-upgrade ngayon sa SSD. Gawa ng mas mabilis nga po ang inyong computer kapag kayo na-upgrade nyo sa SSD. Pero most often than not, ay tatanggalin yung dating hard disk ng inyong laptop at depende sa klase ng service na gagawin ng technician sa inyo or depende sa usapan ninyo is that ibabalik niya yung hard disk na galing sa inyong laptop. Anyway, may mga technician po kasi na ang default service po nila ay iti-trade in yung luma nyong hard disk. Ibig sabihin, para bumaba ng konti yung presyo ng SSD, usually, ito ay tinitrade in nila sa bagong SSD para makabawas sa presyo ng SSD. Kasi ang SSD, mga kaibigan, ay hindi naman po ganun ka mura. So, mahal pa rin ang SSD ngayon, ano? Although may mga SSD na ngayon na nagkakalaga na lang ng 9,000 pesos, I mean, ng 900 pesos pababa, well, sa karamihang tao ay medyo mahal pa rin po yan. So, kapag ito ay trade in, mas mura yung sisingilin ng technician sa kanila. Alright, so, paano natin papakinabangan ito? That's the question. Kasi ito ay 500 gigs, for example. So, ito ay galing sa lumang laptop na aking in-upgrade sa SSD. So, this one is 500 gigabytes. Ganun karaming data ang kayang kargahin ng hard disk na ito. So, malaki siya. So, ang gagawin natin is that gagawin natin siya ng external USB hard disk drive storage device. So, ang tinutukoy ko ay parang ganito. Ito ang tinatawag na external drive, no? So, ito ang laman po niya sa loob ay hard disk, kagaya nito. Okay? So, ito, dito ko na pwedeng i-save yung mga files ko, videos ko, you know, your documents and everything. Since mabagal kasi ito, okay lang naman na pagkaragahan mo lang. Pero pagka everyday access, kailangan mag-SSD ka. Kaya nga nag-SSD ka, di ba? Okay, so, the concept is that, bibili lang po tayo ng enclosure. Kagaya nito, ito yung paglalagyan mo ng SSD, blanko yan sa loob. And then, yung luma mong hard disk, ay lalagay mo lang sa enclosure na ganyan. And then, pag nailagay mo na, ready na siya. Pwede mo na siyang gawing external USB storage device. So it means pwede ka nang mag-save dito ng 500 gigabytes worth of data. Okay? So paano nga ba gawin ito? Tanggalin muna natin. Dahil yung storage ko. Okay, so paano nga ba gagawin ito? So first and foremost, kailangan mong bumili ng tinatawag na hard disk enclosure. Kagaya nito na pinakita ko sa inyo kanina. So, this is a hard disk enclosure coming from WD. So, ito ay binili ng may-ari ng customer sa physical store dito sa amin. At nagkakahalaga ito ng 590. This is WD brand. Let's open it. Oh, so meron pa siyang bag. Meron din siyang cable. And ang pinaka-importante ay yung tinatawag na hard disk enclosure. Alright. So, itong enclosure na ito, dito natin ilalagay itong hard disk. Pero, hindi lang hard disk ang pwede mong ilagay dito. Kung may extra ka rin na SSD na 2.5 kagaya nito, pwede mo rin ilagay dito. Mas mabilis pa siya, di ba? Stig. Alright. So, may iba't ibang klase kung paano buksan ito. Ito ang style niya ay meron kang pipindutin na latch. And then iangat mo yan. And then pwede mo na siya. Yan. Pwede mo na siyang tanggalin. Oh, this is made of metal, which is nice. Alright, so ito naman ngayon ay ilalagay na. Ayan. Pagtatapatin mo lang naman yung mga slots niya. Titignan niyo yan. Ayan, meron siyang maliit na slot, meron siyang mas mahabang slot. Pagtatapatin mo lang yung slots na
hard disk, and then lalagyan mo yan na ganyan. Then tulak lang. Ayan, tulak lang pababa. Ayan. So, there you go. Ayan. So, hindi na po yan gagalaw-galaw sa loob. Kasi may sort of lock siya. Now, ang pinakauling gagawin natin is that babalik lang natin yung kanyang cover. I-align lang natin yung mga notches niya. Meron siyang notch dyan. So, ganyan siya, diba? Right. So, dito tayo sa baba kasi meron siyang locking mechanism dito. Banda dito sa may side na to. So, ganito siya. Ayan. And then, ito. Pag-press lang natin. Pag-press. Pwede mo i-press yan. Pero pag ayaw, pindutin mo itong lock niya. Ito. While pressing down the cover. Like that. At meron na tayong external WD drive. Ngayon, okay ba ito, no? Ito namang sa akin, mas maganda ito kasi slide mo lang yung cover niya na gano'n. Yan, slide mo lang siya. And then, then dito, pwede ka na magtanggal at maglagay ng panibagong mga hard disk. Alright, so depende sa enclosure na inyong mabibili ang kanyang style. Ngayon, this one costs 590 sa physical store dito sa IM amin. Pero marami kang makakita ang mga enclosure sa Shopee or Lazada na mas mura pa. Usually, nagkakalaga sila ngayon ng more or less than 200 plus. Yung pinakamagandang klase, siyempre makakuha mo siya ng 500 or 600 something. Pero most of the time, nasa bracket na lang sila ng 400 pesos pababa. Okay, but not less than, let's say, 150 pesos. Alright? Okay, so let's test this thing. Alright, so ang gagawin natin ay ating itetest ang ating bagong setup na enclosure. Okay, so this cable will be plugged in here. Meron siyang port doon. This is USB 3. Just plug it in. There you go. Now, let us put this one here. Kita niyo naman siguro. And then just plug one end to the USB slot of the laptop. Just like that. Kung mapapansin nyo, may ilaw na yung ating reader. At dapat, ayan, na-detect na siya ng laptop. As you see, system reserve, sabi niya. Now, local disk, may dalawang partition ito. So, let's go to Explorer. Kita niyo ba? And then, let's go here. Okay, so we can now see the files of the user galing sa kanyang hard drive. So just wait for it. So the first time na isasaksak mo yun sa computer, syempre babasahin pa yan ng computer for the first time, kaya medyo tatagalan pa yan kasi i-index pa niya yung mga laman niya. Pero after ng mabagal na opening na yan, the next time na isasaksak mo yun, yung hard disk na yun, mabilis na siyang magbasa. Meron din mga laptops na mayroong mga extra na lalagyan natin ito. Especially mga malalaking laptop ng mga unang panahon. Meron silang extra na hard disk bay sa kanilang laptop. So, pwede mong ilagay ito sa loob. Or, kung ang laptop mo ay, let's say, makabago, at ang nilagay mong SSD ay NVMe M.2 PCIe. So, yung parang memory lang yung SSD na yon. Pwede mo rin ilagay ito, ibalik sa laptop at gawin mo siyang internal backup storage. Okay? Diba? So, ibig sabihin, hindi ka lang nagtanggal ng storage pero nagdagdag ka lang ng SSD. So, mayari nyo, mabilis pa rin yung laptop mo na mag-boot o mag-start dahil naka-SSD yung kanyang boot drive at yung hard disk ay ginagamit na lang niya as backup storage device. Alright, so sana may natutunan kayo sa video nito. So, nawa po ay like ninyo and subscribe ang channel na ito. At please share my video so that marami rin na marating ng video nito at sila rin ay matuto kagaya mo. Thank you for watching. Subscribe. Bye.